Sobrang ang ganda ng B-roll niyan. Parang gusto ko na lang manood. Welcome back, guys. Ito, gagawa ako ng often ignored na bagay sa bahay. Ang walis ting-ting. Umpisahan na natin. Siyempre, sa mga materials, wala nang pakeme-keme. Alright. So, siyempre, kailangan natin ng walis ting-ting. Okay, dalawang bungkus yan. Mga stick, recycle, hanggang maaari. Ito, gamit natin yung Sprite bottle natin, string. Medyo kailangan natin ng heat gun, pwede rin naman kalayo o lighter na malakas. Kailangan natin ng alambre, guantes, takip sa mata, protection, mga pliers, pambutas, kutsilyo, nylon string, pwede rin naman alambre manipis, chisel at martilyo kailangan natin. Alright, umpisa na natin. So yung donor natin na stick, ito galing to sa push brush. Pero gagamitin ko na lang siya no, for this project. Dapat lalagariin ko to, tinatamad ako, ginamitan ko na lang ng chisel. Bubutas tayo ng kasing lapad ng stick na gagamitin natin. I don't have the measurement, pero siguro about an inch tong gagamitin ko na stick na magkocross like so. Alright, so continue lang na maibaon natin siya. Mas madali sana kung lagari. Esensya na. So about 5 inch yung kailangan natin, 4 to 5 inches. Puputol tayo ng maliit lang na kahoy na manipis. So again, ito dapat lagari ito eh. Chinisel ko na naman trabahong tamad. Okay, pasensya na guys. Okay. Mas pulido sana. Kaya lang, walis ting-ting ito eh. Kita nyo naman yung intro natin, pulido naman kinalabasan kahit papaano. Now, tatabasan natin yung dulo. Medyo tabas na siya ng konti pero iiksiyan ko pa siya. Dapat mas manipis na manipis pa. Hindi ko to ginawa earlier kasi nag-aalangan ako na pagka chinisel ko yung part na yun, baka mabali lang, sayang. So, huli ko na siyang ginawa. Now, usually dapat to pinapako natin. Kaya lang ginamit ko dito yung Sprite bottle natin na string. You will be amazed how strong this thing is. Walang pako, matibay pa sa pako actually. So, konting ikot lang naman yan. Papasok natin para magkaroon tayo ng konting nut. So, once na heated na siya, magme-melt yung plastic. Magkakaroon niya ng parang super strong bond. Makita nyo in a bit. Okay. So, ito na yung heater. Ingat tayo dito sa heater. Not too much dun sa plastic. Kasi once na overheat yan, magme-melt halos. May limit yung plastic string. Kaya, konting ingat, alalay. Pag napansin mo na medyo kapit na siya, testing na yun, okay na yun. Now, kailangan natin ng isa pang wire. Dito kakapit yung mga ting-ting. Okay. So, sana matibay-tibay na wire yung gagamitin nyo. Huwag yung masyado manipis. Malambot lang yung ginamit ko kasi iba't ibang gauge yan. Yung pinakamalambot, okay na. Now, yung walis ting-ting natin, this is a new style. Nag-measure ako ng siguro manipis-nipis lang na klase ito. No? So, isang tinali ko na mahaba yung isang part, yung isa medyo angat. So about a dangkal yung layo nila. So gagawa tayo nito ng mga 10 siguro or 6 depende sa lapad ng nagawa ninyo doon sa crossbar. Now, itong bottle string natin from the Sprite, kailangan lang mga isang yarda, dalawa kailangan natin dyan. Bubuhol lang natin siya sa bawat dulo as your seeing now. Yan yung magtatali dun sa pinakatingting natin na magsasalubong later on. Kaya dalawa na kagad yung nilagay ko. So yung pagtatali nito, iiwan ko lang dito. Consistent lang naman siya. No? Ipapasok lang natin usually yung tali dun sa pinakamanipis na part. Tapos yung pinakamaiksi na part. Yung maiksi, that's the one facing the crossbar. Siya yung nasa loob. Ika nga. Okay, panoorin nyo lang muna paano siya binubuhol, no? Or ini-stitch. I'll come back later.
So ito na, halos patapos na. Inubos ko na lang yung stream, pinaikot ko na lang siya sa loob. Okay, next is re-rate uli natin yung stream. Ito uli yung magbaban sa kanya. So, dahan-dahan lang. Alalay kagaya kanina. Now, this is the cup holder. No? Galing to sa Mogu-Mogu. Yun yung nakita ko na size na mag-fit sa kanya. Reheating this will take some time. Kung idadarang nyo siya sa lighter, baka makaubos kayo ng jumbo na lighter. I'm not sure. Pero alalay lang din dito, nakagwantes ako sa assurance kasi medyo mainit din yung plastic. Okay, so nag-form na siya. Inanat natin uli yung pet bottle string natin. Pinasok ko siya dun sa gilid na section ng membrane. Naubusan ako ng battery, pero ito na pinapakita ko kung how I did the knot. Okay, pinasok sa loob, nag-cross. Okay, tapos i-reheat din natin siya para mag-settle. Last few steps na, konting check, pantay, isisiksik natin lahat yung nasa loob na ting-ting. And then, saka na natin siya puputulin. Okay, yan na. Wala nang sukat-sukat, in straight up cut ko lang siya para magpantay-pantay, nasa sa inyo yan. Pwede siyang pabilog, pwede rin siyang straight, kagaya nito. Okay, that's it. Thank you for watching, guys. Until the next one. Cheers. Bye.